Hey, what's up mga bro? So itong kakatapos lang na Commissioner's Cup ay nakuha na nga ng San Miguel Beermen itong kampyonato kalaban ng TNT Katropa. Hindi nga naging madali para sa SMB makuha yan sa TNT mga bro. Isa na riyan ay dahil sa import ng TNT na si Terrence Jones. Sigurado ako na sasang-ayon kayo sa akin kapag sinabi ko na isa si Terrence Jones sa hindi makakalimutang import sa PBA. Dahil sa galing niya maglaro at isa si Jones sa nagbigay problema sa lahat ng teams sa PBA. Pero after nga ng Commissioner's Cup mga bro ay kinumpirma na ng team ng TNT Katropa na isang ex-NBA player ulit ang kanilang import para sa Governor's Cup. At hindi lang yan mga bro dahil naging teammates din ni Terrence Jones sa Houston Rockets noong 2014 itong bagong import ng TNT. Pero sino nga ba itong bagong import na papasok sa TNT Katropa? Gaano siya kagaling at ano yung isa sa hindi niya makakalimutang experience niya na naglaro pa siya sa Houston Rockets mga bro. Yan nga ang ating pag-uusapan ngayon mga bro, pero bago yan, please like, comment, and subscribe mga bro para sa pagsuporta sa ating channel. So ang bagong import nga na sinasabi ko kanina ay si KJ McDaniels mga bro. Isang 7 years ex-NBA player na naglaro para sa Philadelphia 76ers, Houston Rockets at ang pinakauli ay sa Brooklyn Nets sa taon ng 2016. Hindi tulad ng karir ni Terrence Jones sa NBA ay hindi nga naging ganun kaganda para kay McDaniels. Dahil nag-average lang siya ng 5.3 points per game, 2.2 rebounds per game at 0.6 assists per game sa buong 7 taon niya yan na naglaro sa NBA mga bro. Si KJ McDaniels ay isang shooting guard sa NBA. Ang pinakamagandang karir nito sa NBA ay noong rookie siya ng 76ers, kung saan ay nag-average siya noon ng 9.2 points per game, 3.8 rebounds per game, 1.3 assists per game at 1.3 blocks per game. Sa nakita ko namang laro ni McDaniels ay isa din siyang athletic type na player. Mataas tumalon, masipag kumuha ng bola, may tira sa labas, maganda naman yung release niya ng bola, at ikit sa lahat mga bro ay mahilig mag-posterize ng bantay. Akala nga ng mga fans ng 76ers ay magiging maganda na yung karir nito sa kanila. Yun nga lang mga bro ay na-trade siya para sa Houston Rockets para sa isang player at second round pick. Sa paglipat niya ng Houston ay nakasama niya nga dito itong si Terrence Jones. Hindi tulad ni Jones ay hindi nga naging maganda yung karir ni McDaniels dito sa Rockets mga bro. Kung sa 76ers ay nakapaglaro pa siya ng 20 to 25 minutes per game, sa Rockets ay 3 to 6 minutes na lang siya na ipapasok. Syempre nga naman mga bro, mahihirapan siyang kumuha ng playing time sa Houston Rockets dahil kaagawan niya sa pwesto niya itong si James Harden, na sa panahon na yan ay shooting guard pa ang laro. Dito nga ay patuloy nang bumaba yung karir niya sa NBA. At ang isa sa hindi makakalimutan ni KJ McDaniels sa karir niya dito sa Rockets ay noong 2016 NBA season mga bro. Kung saan ay simula pa lang ng third quarter ay ipinasok na siya ng coaching staff ng Rockets para lang ipaul itong si Andre Drummond. Sa panahon na yan ay uso pa itong tinatawag na haka player, kung saan sunod-sunod mong ipafoul yung player o star player ng kalaban na mahina sa free throw. Ang kadalasan na nadadali ng ganyang strategy ay itong sila Dwight Howard, DeAndre Jordan at syempre kay Shaquille O'Neal. Isang way kasi yan na para mapabagal yung oras ng laro, lalo na kapag ikaw yung team na nag-ahabol sa kalaban. So balik nga tayo dito kay KJ McDaniels mga bro, dahil sa loob ng 9 seconds ay nagkamit siya ng 5 fouls sa pag-foul niya dito kay Andre Drummond. Nakakalungkot yan kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, di ba? Ipinasok ka lang sa game para mag-commit ng fouls, para umabot na sa penalty yung laro, halos wala nang gumagalo sa mga kakampi niya eh. Kasi alam naman na papaulin lang agad itong si Drummond. Pero sa huli nga ng laro ay nanalo pa rin itong Detroit sa Houston Rockets sa score na 123-114 mga bro. Pero part pa rin ang trabaho nila yan sa NBA. Kung ano man yung sabihin ng mga coaching staff o management nila, syempre nga naman, kahit papano binabayaran pa rin naman sila nung team na yan. Tulad ni KJ McDaniel mga bro, na mayroong $2.3 million sa taon ng 2016 sa Houston Rockets, kung saan sa pera natin ay nagkakahalaga pa rin ng $170 million. So ang laki pa rin yan mga bro. Natawa nga lang ako nung may nabasa akong comment na masarap daw yung trabaho ni McDaniels. Kasi ang laki ng sweldo mo tapos magpapawi ka lang ng player. Sa mga player kasi dignidad na nila yung nakataya dyan.
buhay man nila yung basketball, pero syempre mas gugustuhin nila na ipasok sila para ipakita yung talent na meron sila, di ba mga bro? Buong buhay mo kasi basketball na yung puhunan mo eh. Tapos, ay ewan ko. So ayun nga mga bro, si KJ McDaniels nga ang bagong import na maglalaro para sa TNT Katropa ngayong darating na Governor's Cup ng PBA. Pantayan o higitan niya kaya yung binigay ni Terrence Jones para sa TNT? Well, malalaman natin yan kapag naglaro na siya ng PBA mga bro. So ayun lang mga bro, para sa video natin for today, sana ay nagustuhan nyo itong topic natin for this video, at kung nagustuhan nyo naman ay pakilike lang ng video at mag-subscribe sa mga bago pa lang sa ating channel. At magkomento na rin kayo sa ibaba ng opinion nyo dito kay KJ McDaniels mga bro. Thank you so much for watching this video mga bro, and this is the Bro TV saying, peace bro!